Itu lah makanya gue, itu lah. Itu betar sang sipit kan. Pernah kan kenyan. Mga kalipi, welcome po muli sa aking munting channel. Sa araw po ito, samahan niyo po kami. Mangunguha po tayo ng crawfish o anakla, kung tawagin nito sa amin. Ito po ay parang lobster na maliliit at parang hipon, pinaghalo, na nakikita dyan sa ilalim ng mga bakawanan. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano hulihin yon. Mangunguha muna tayo ng pain. Tara, sama muna kayo. Ito. Dito natin kukunin yung pain natin. Ayan mga kalipi, yung pain. Yung parang... Sarado eh. Parang alimango na maliit, yung kulay itim. Yan kasi ang kinakain ng mga crawfish na yun eh. Ito mga kalipi, yung... Gagawin natin pain. Ayan, nakakagat din siya. Tatalyan natin siya ng lubid na maliit kaya tansi at mamaya papakita ko sa inyo kung paano manghuli. Gagawin namin pain. Tinalian ko ng tansi at iuuman ko ngayon sa butas. Ito mga kalipi yung butas. Nasa ilalim kasi yung lamang dagat. Siguro mga 5 minutes or more. Kasi nakikita niya dyan, nararamdaman niya na mayroong ano siyang pagkain sa labas. Ito na mga kalipi. Ito na. Ayan, nahuli. Uri! Ito mga kalipi. Oh. Madali itong hulihin. Simple pang huli ito. Kaya lang, mag-iingat ka kasi matalas yung sipit ito. Tinan mo. Oh. Kinagat ako kanina. Ayan, tinan mo kung paano kagatin ng lamang dagat na ito yung pain niya. Ito mga kalipi, yung nilalang na sinasabi ko sa inyo. Ito, matalas ang sipit niyan. Pag nakagat ka niyan, ayan o. Oh. Pag naipit ka niyan, tinan mo yung kamay ko kanina o. Oh. Hindi ko naagapan yung kamay ko. Oh, ayan yung sinasabi ko sa inyong nilalang o. Oh. Ito yung ananakla kung tawagan nito sa amin. Crawfish kung tawagan ito sa salitang English. Ayan o. Oh. Dito lang ito nakikuha sa ilalim ng bakawanan sa mga mangroves. Dito lang siya nakikita. Wala siyang bakas pero maririnig mo naman yung kanyang tunog. Kaya madali siya mahuli. Oh, ito. So nakakadalaw na tayo. Tara, dito tayo maghapli. Ito, meron yan. Ito. Ayan na. Ayan. Ayan, ganyan na kasimple. Pakatlo na ito. Ayan. Ganyan-ganyan kasi ang paggawa nito. Nararamdaman kasi niyang anakla sa ilalim na mayroong pagkain siya sa labas, sa bungad. Malalim kasi yung butas niya kaya hindi po pwedeng halukayin. Ito na kalipi. May kumakagat na.
Itu. Iya, meriyan. Yan. Ito kasi yung nakakatakot ito. Oh, itong sipit na yan. Talagang titirahin ko yan. Oh. Oh. Kita mo yan. Oh. Yan pahay niya. Oh. Oh. Ito na mga kalipi yung nahuli namin. May isang kilo na to. Pwede na yan lutuin. Mamaya ipapakita ko naman sa inyo kung paano itong lutuin ng simple pero prominente ang dating. Okay, pwede na ito. Ito na mga kalipi yung huli yung kanina. Hugasan natin. Hugasan natin kasi galing sa putik. Tapos pakukulaan na natin para mamaya pagluto. Okay na. Nakaready na siya. Ayan siya. Ayan yung mga nahuli namin kanina. Ito mga kalipi yung tinatawag na crawfish. Pamilya ito ng lobster. Sabi ng mga eksperto, ito daw ay little lobster. Kung mapapansin niyo mga kalipi, para siyang lobster. Mas kung matitikman niyo ito mga kalipi, para itong lobster talaga. Mas malinamnam pa ito kaysa doon sa hipon, kaya sa sugpo. Kaya ito ngayon ang in-demand dito sa aming bayan. Ito yung mga hinahanap dito ng mga bakasyonista, mga turista. Kasi ito yung kakaibang pagkain na natikman na nila, binabalik-balikan nila. Ito yan. Lagyan natin yung bawang. Kailangan natin maluto yung bawang. Talakasin natin ng kunti yung apoy. Susunod natin ngayon yung sibuyas. Tunutuin natin ang maigi. Susunod naman natin yung luya. Saka natin yung nalagay yung paminta. Ngayon mga kalipi, luto na yung mga sangkap natin. Saka natin ito ilalagay na anakla, yung crawfish. Ayan. Pasang kutsay natin ng mabuti para manuot yung ninamnam. Sa mga wala pa pong informasyon kung anong klaseng lamang dagat ito. Ayan nga. Ito yung little lobster na tinatawag. Pabayaan mo natin siya ng manuot yung lasa ng mga ingredient for at least siguro mga 5 minutes. Lalagyan yung tuyo mga kalipi. Yung tuyo kasi mga kalipi ang magsisilbing
pampaalat nito. Simpleng ingredients pero yung lasa nito napaka-prominente. Talo pa nito yung shrimp. Palasa. Ito po mga kalipi yung main ingredients nito. Yung Sprite. Ito po yung magsisilbing tubig nito. Huwag natin ubusin itong maliit na buti. Kasi sadyang magtutubig pa rin ito, lalabas yung katas niya na siyang magluluto sa kanyang sarili. At siya magpapalasa din. So mamaya, antay natin siguro mga at least 15 minutes bago natin hanguin. Ito na mga kalipi, luto na. Ito na mga kalipi yung finished product. Pagmasdan nyo po yung aligin niya. Andyan po sa ulo yung aligin. So kung may aligin ang limango, mayroon din po ito. Buttered garlic po ang tawag sa recipe. Ito na po yung laman niya. Parang sa sugpo din. At sa lobster. Kung nagustuhan nyo po mga kalipi ang video ito, paki-like lang po at paki-subscribe. At pindutin nyo po yung notification bell para naman sa mga susunod na video ko, updated kayo. Ito po ang inyong kalipi, Kuya Mamo po lamang. Magandang araw po sa inyong lahat.